Meron talagang ibang Pilipino na hindi masaya sa kung anong mga narating mo ngayon. Hi guys! Welcome again to my vlog. Good morning! So for today's video is, today is Monday pala. Monday na and nagkakape lang ako. And galing na ako sa Oak Bank kanina kasi hinatid ko yung isang Pilipino dito na kakarating lang nila and meron siyang training doon. And then, yeah, wala naman gaano ganap, but I just want to share with you guys na meron talagang ibang Pilipino na hindi masaya sa kung anong mga narating mo ngayon. Bakit ganun? Meron kasi akong TikTok and then I just shared doon na ano, sinishare ko lang na, sana hindi na lang kayo, kasi marami akong nababalitaan na yung ibang Pilipino ay nag-give up, bumalik ng Pilipinas, kasi ang Canada is hindi talaga para din sa lahat, yan ang reality. Kung hindi nyo kaya yung buhay dito sa pagsisimula, like, mahirap talaga mag-adjust ka sa weather, sa environment, sa language, sa culture, basta lahat, lahat, maraming i-a-adjust. So, ang punto ko lang naman dun sa video ko is, think before you decide na umuwi ng Pilipinas kasi pangarap ng lahat ang Canada. As in, pangarap, hindi sa lahat, pero karamihan. Like, I mean karamihan. Ito, based lang din ito sa experience namin family. Na, kami kasi is, like, sinasabi ko sa mga previous vlog ko, asawa ko is isang seafarer. Mas gusto talaga namin dito kasi nga hindi na aalis, umaalis yung asawa ko. Lagi na namin siya nakakasama. At the same time, para din sa future ng mga anak namin. Bakit ko sinasabing para sa future ng mga anak namin? Sinasabi natin na maganda naman ang Pilipinas. Totoo, maganda talaga. Walang makakatulad sa bansa natin. Masarap ang pagkain. Masaya sa atin. Kung kailangan mo ng tulong sa mga anak nyo, may matatawag ka. As in, masarap doon. Pero in terms lang sa lifestyle, like income. Ako, nag-work ako sa Wendy's dito. Pero kaya kong buhayin ang pamilya ko noon. Like, ako yung nag-grocery lahat-lahat kasi asawa ko is nag-student. Ang reality talaga eh, expensive naman sa lahat. Like, mahal talaga lahat. Hindi lang Canada, hindi lang Pilipinas, hindi lang Amerika or saan, sulok pa ng mundo. Kahit saan, mahal. Pero, hindi ko mag-gets kung bakit may mga tao nagko-comment na natural na ano, naggaya nito, nag-comment siya, sabi ko. Yeah, natural talaga na libre kami. Kasi nagbabayad kami, binabayaran namin yun. Malaki tax dito. Pero, ako lang to ha, at saka yung asawa ko, kami lang to. Hindi to kasama sa iba. Okay na sa akin na magbabayad ako ng malaking tax. At least may nakikita ako. At nararamdaman ko. Like, alam mo yun yung nararamdaman ko yung healthcare. Ito din ang reality about sa healthcare dito. Mahirap maghanap ng family doctor. Kasi dito is kailangan mo ng family doctor bago ka magpa-check up.
sa lahat. Si family doctor ang maghahanap ng pedia, ng OB-GYN, ng allergens, lahat-lahat ng doctor. Siya ang maghahanap. So, importante ang family doctor dito. Swerte lang ako kasi nung pagdating namin dito, naghanap talaga ako online, lahat-lahat-lahat. And then, tumatawag talaga ako. Yung family doctor namin is Filipina. Napakabait niya. And then, mabilis siyang makahanap ng doctor para sa amin. Gaya nung nagka-allergy ako, siya yung naghanap. Yun ang reality dito ha. Kahit na nagbabayad ka pa ng tax, maraming tax, pero kulang sila sa doctor dito. Kulang sila sa mga ganon. But, worth it naman. Kasi every check-up namin, wala akong pinabayaran. Sinasabi ng iba, oh, binabayaran mo naman yan. Bakit? Sa Pilipinas, nagbabayad din tayo ng PhilHealth doon, nagbabayad tayo ng SSS doon. Anong makukuha natin? Alam nyo, dito, magpapa-hospital lang kami. Pupunta lang kami sa check-up or everywhere. Basta bit-bit lang namin yung health card namin. Wala na kaming aasikasuhin na iba. Yun lang. Di ba pag mag-claim tayo sa Pilipinas, ang dami pang kukunin. Di ba ang nangyari sa PhilHealth dati? Sabi ko nga sa asawa ko, ang laki ng binayaran niya dati nung nagbabar ko siya. Pero wala na kami nakuha. Siguro every month nagbabayad siya doon ng 600, 500. Hindi ko alam, basta premium yung binabayaran niya. Pero it's okay. Dito kasi, automatic siya sa sahod. But, hello, okay. As in, okay na ako sa ganun. As in, libre. Nung nanganak ako, libre. Alam ko maraming magko-comment sa video na ito na naman na ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Kesyo, nagbayad naman kayo, ganyan, ganyan. Mayroon din nagsabi na ano, libre naman sa clinic, ganito. Sa Pilipinas, hindi naman ako nanganak sa clinic eh. Sa hospital ako nanganak. Pasalamat lang ako kasi yung naging OB ko is asawa siya ng ka-workmate ko dati. So, nakalibre ako. And yung pedia ng anak ko is kapatid din niya. Kaya meron din akong discount sa kanya. Kaya nakatipid kami doon. Ang binayaran ko lang doon sa hospital is 20,000. Normal delivery. Discounted na yun ng PhilHealth ha. Discounted na yun. Diba? Dito, parking lang ang binayaran namin nung nanganak ako. As in, naka-private room pa ako. Inasikaso kami. As in, asikaso ako. Hindi ako pinalabas. Ganun naman talaga kahit sa Philippines. Hindi ka papalabasin kung hindi ka cleared sa lahat. Hindi ko lang alam kasi. Yung ibang Pilipino hindi natutuwa talaga sa kung anong success yung narating natin. Ang daming basher, no? Hindi talaga sila natutuwa kung ano yung mga narating natin dito sa Canada. Pero ang gawin nyo lang is i-prove nyo na maganda talaga dito. Dito ang bilis lang kumuha ng lahat. Huwag lang kayong pabaon sa utang kasi kahit saan maraming magpapautang talaga sa inyo. Ano kasi dito sa Canada is utang is life. Kung hindi ka uutang, walang magtitiwala sa iyo. Hindi ka makakakuha, mahirap ka magkukuha ng bahay, ng sasakyan pag wala kang utang. Pero make sure yung utang mo binabayaran mo on time, hindi siya yung natatambak na halos tataas na yung interest. Hindi ganoon. Uutang ka, bayaran mo sa due date mo para tataas yung credit score. Pataasan ng credit score dito para makakuha ka ng mga bahay, sasakyan, kahit ano. So sa mga paparating pa lang na nakafollow sa akin or nakasubscribe sa akin, mag-expect kayo na hindi ganun kaganda. Ang unang mararamdaman nyo, mararanasan nyo, hindi ganun sa kung ano yung in-expect ninyo dyan sa Pilipinas. Hindi, lahat. As in, pagdaanan mo talaga lahat.
Pero pag mag-go through nun niya yun, like maka-adjust na kayo, everything like that, matutuwa na lang kayo. As in, sobrang worth it. Ako, is low income ako. So, meron akong nakukuha sa government every after 3 months ng pera. Sinasabi ng lahat, oh, nakakatanggap ka kasi, ano, ang taas na ng tax natin. Ako, grateful na ako na meron akong nakukuha kahit papano. Kaysa naman, wala akong makuha. Pang ano na, pang grocery, ganun. Sa Pilipinas naman, wala naman tayong nakukuha doon ng kahit ano. Gobyerno lang naman ang naging mayaman sa atin. Alam ko maraming magagalit sa akin ito, pero reality Pilipinas, kawawa. Kaming mag-asawa, gustong-gusto namin umuwi ng Pilipinas. Walang makakatulad sa Pilipinas. Masaya sa atin, as in masaya. Kaya mag-iipon muna kami bago umuwi. Kasi syempre, namimiss na din namin yung Pilipinas at saka pamilya namin. Kasi mas masarap pa din sa atin. Pero sa ano lang kasi talaga, mas maganda talaga dito. Ate, kung para sa iyo, one day lang ang processing ng fieldhead. Yung iba, it takes ilang araw pa siguro. Tatakbo ka pa kahit saan pupunta, pero dito kasi, sa hospital lang, health card lang, ibibigay mo lang yun. Hindi mo na kailangan lumabas ng hospital para tumakbo kahit saan, para asikasuhin mo ang discount ng fieldhead na binabayaran mo naman. Diba? Ikaw nagbabayad, pero mahirap pa sa'yo na kukunin kung ano yung para sa'yo dapat, diba? Pero kung magbago lang talaga ang sistema ng gobyerno sa atin. Gaganda ang sistema ng gobyerno sa atin. Uuwi kami Pilipinas, uy. Walang OFW na aalis ng bansa para lang magtrabaho. Ang daming OFW sa buong mundo. Isipin nyo yun. Bakit sila nag-aalisa ng Pilipinas? Hindi lang kami. Mahuhulog na OFW din kami. Diba? Ang daming seaman, ang daming nagtrabaho sa Middle East. Yung iba nga nabubugbog na sa ibang bansa. Bakit? Kasi hindi nga maganda. Hindi maganda ang sistema ng gobyerno natin dyan. Siguro ako, ambisyosa lang siguro ako, gusto ko ng, siyempre, maganda yung ibibigay ko sa mga anak ko. Like, mabibili ko mga gusto nila. Sa tingin nyo ba kung sa Jollibee ako magtrabaho dyan? Makabili ako sa sasakyan ko? Hindi. Never. Makakabili kaya kami ng bahay soon? Hindi. Ay, yun lang guys. Sa mga paparating pa, kaya nyo yan. Walang hindi kaya ng mga Pilipino. Tiis, tiyaga, sipag lang. Gaganda at aahon din. And sa mga Pilipino na umuwi naman ng Pilipinas, it's their choice naman. Kasi doon sila masaya eh. Pero, yeah, kanya-kanya kasi talaga. Diba? Sinasabi ko nga, ang Canada ay hindi para sa lahat. Kasi kung ikaw, tao ka, ayaw mong talkasan ng malaking tax yung sahod mo, hindi ka talaga para dito. Aalis at aalis ka. Maghanap ka ng ibang bansa kung saan yung hindi makakatasan yung sahod mo ng malaki. Pero para sa amin mag-asawa na okay lang, at least may nakikita naman kami. Gaya ngayon, naka-EI ako, maternity leave. Binabayaran ko yun habang nagtatrabaho ako. At least may natatanggap ako, di ba? Fast food lang yan, ha? Fast food lang ako nagtrabaho. Pero meron akong 1 year maternity leave. Sa Pilipinas, walang ganun. Kahit sa government ka nagtrabaho, walang ganun. Sinasahuran ka pa.
buhay. O siya, hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe and like and share my video. And once again, para lang to sa mga experience namin pamilya sa akin. Hindi sa inyo or sa iba. Okay? Bye!